Hawak. Ayusin ngayon. Ito, sir. Hoy! Ba't kinagaway? Maghiwali nga kayo. Thank you.
Ang uniforming suot ng hukbong militar ng pamahalaan ay ang kulay ng ating kaaway. Oong at wala tayong sapat na sandata at makabagong gamit. Subalit ang tibay ng ating mga damdamin at tatag ng ating mga paninindigan ang magdadala ng tagumpay sa ating kilusan. Hindi na magtatagal, mga kasama, at makikita na natin ang bunga ng ating pakikibaka. Maibibigay na natin ang tunay na kalayaan na inaasam-asam ng ating mga kababayan. Ako at sampu ng ating mga kasamahan ay lubos na nasisiyahan sa katapangan at katapatang ipinamalas mo. Binabati kita, Romy. Salamat, O Kamerto. Huwag mo lang kalilimutan. Huwag ka tutulad sa puno ng kawayan na pilit na abutin ang langit subalit sa bawat ihip ng hangin na hahapay. Tutulad ka sa puno ng palay na habang nahihitik ng bunga, ayuyoko at hahalik sa lupang pinagmulan. Lagi kong tatandang, Kamerto. Ang ating kilusan ay nagpasya na bumuo ng isang brigadang ipadadala sa lusod upang ipaghiganti ang kaapihang sinapit ng ating kasama. Ang brigadang ito ang siya na rin magiging tugon sa mga kaapihang sinasapit ng ating mga kababayan. Romy, ang napagkaisahang mamuno sa brigadang ito. Pinibigyan na rin kita ng karapatan upang pumili ng mga taong sasama mo sa misyong ito. Gusto ko pa sana isama si Dolores sa brigada. Sa palagay mo ba, Romy, handa na si Dolores sa ganitong uri ng misyon? Baka nalilimutan mo na siya'y tagalunsod. Baka kapag muling natikman ni Dolores ang buhay sa Maynila, ay manganib na mahikayat siyang tumiwalag sa ating kilusan. Ang puot sa kanyang kalooban ay dadali niya habang buhay. Hindi madaling malimutan ang dinanas niya na siya'y gahasain at putulan ng dila ng isang bigong maliligaw at ang kanyang mga barkada. Sa tuwing may kita niyang kami nilaan, mananariwa sa kanyang isipan ng kahalayang ginawa ng lipunan sa kanyang katauhan. Kamerto, pagbigyan niyo sana ako sa aking kahilingan. Gusto kong isama si Dolores sa Maynila. Nasabi ko na, Romy, ikaw ang masusunod.
Lisensya mo. Bakit ba, sir? Ano violation ko? Reckless, overspeeding. Hindi man ako matuling patakbo, ha? Ano hindi? Muntik mo lang yung mahagib ng magsalubong tayo, ha? Hindi ho. Halos isang jeep ang pagitan natin, eh. Nangakatwiran ka pa. Bibigay mo lisensya o hindi? Papatungan kita resisting arrest. Huwag naman ho. Ito ang lisensya ko, ho. O, sa susunod, huwag ka na magreklamo para hindi maistob ang pasahero mo. Salamat ho, sir. Magandang gabi, Oka Rosa. Magandang gabi naman. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Nauna lumuha sa amin ang grupo ni Selena. Dumating na ho ba sila? Kaninang umaga pa. Sila nagbalita sa akin kung sino-sino ang mga miyembro ng brigada. Nasaan ho sila? Ibig ko lamang ipaalala sa inyo na bago nyo isakatuparan ng isang trabaho, kinakailangang ito ay napag-aralan nyo na ng maayos. Tandaan ninyo at huwag nyong aalisin sa inyong isipan na sa bawat sandali nakabanta sa atin ang panganib. Si Attorney Juan Sevilla ang una nyong magiging target. Dalawang ulit ko na siyang pinadalhan ng babala, pero ibinasura lamang niya ang ating sulat. Ano ba talagang ugat ng kasalanan ni Atty. Sakilusan? Naging bingis siya sa mga paalaalang ipinaaabot ng ating pamunuan na natili pa rin siyang bulag sa mga pang-aping patakaran na pinairal niya sa planta at pipi pa rin siya sa mga katarungan idinadain ng mga manggagawa. Kaya panahon na para singilin natin siya sa kanyang pagkakautang. Narito ang kanyang larawan. Pag-aralan niyo siyang mabuti. Thank you.
sandwich nga, saka orange. Pogi, sa'yo ba yung wheels? Akin, bakit? Wala. Balak lang naman namin sanang arborin. Arborin? Ayoko. Bakit? Mga kadaper ba kayo? Mali ka, Pogi. NPA kami. Susi. Thank you. Sir. Sa'yo mama! Siyan pa! Hindi nga pala kita tanggapin sa itaas. According to the intelligence report, the NPA has claimed the responsibility over the killings of Attorney Sibilia at ang kanyang dalawang bodyguards. Nagtayo sila ng grupo. Alex Boncayao Brigade, comprised mostly of young men and women with the specific orders to operate in the heart of the metropolis. At ang iba sa kanila are still in their early teens. They move with precision and pinpoint accuracy. Tinali nila yung elevator man ng building at pagkatapos binanatan si Attorney Sibilia. In just a few minutes. Obviously, we're dealing with a different breed of killers. Mga professionals. Siguro ho, Colonel, na-brainwash itong mga batang to. Kaya ko yun, sir. Hindi madaling pumatay ng brutal. Lalo para sa isang bata. Sir, natagpuan nila kanina ang sasakyan na ginamit nila. Abandon siya sa lugar, sa Fairview. Tinyante, I want you to check out with the LTC. Alamin mo kung sino may-ari ng sasakyan. Right away, sir. Naririto ang mga sketches ng mga suspects. Ayon sa description ng security guard at eyewitnesses na gumawa ng ating cartographer. Thank you. Sergeant Padilla, have these sketches reproduced. At gusto kong ikalat nyo sa lahat ng law enforcement agencies. I'll work on it right away, sir. We'll get going, sir. Sunny, I want you to be on top of this case. Ibig kong mahuli nyo lahat ang miyembro ng brigadang yan. As soon as possible. Makakaasa kayo, sir. Gagawin namin lahat ang makakaya namin. Colonel Espiritu, ang dapat managot sa pagkamatay ng dalawang estudyante aktivista sa isang demonstrasyon sa harap ng kanilang eskwelahan. Hinihingi ng ating mga kasapi mag-aaral ang katarungan para sa pagkamatay ng kanilang dalawang lider.
inaasahan nila na mabibigyan ng nararapat na parusahan si Colonel Espiritu. Hindi natin sila dapat biguin. Alam mo, Sergeant, ang unang mong gagawin, pagising sa umaga, babasahin mo ang sports page sa dyaryo. Siguro tatanungin mo sa akin bakit sports page. Kasi sa sports page, doon mo malalaman ang tukol sa winners tsaka sa losers. And how the game was played, when it was played, at kung anong score. Layarin ang buhay natin. It's all a game. Yun bang a game between good guys and bad guys? Between winners and losers. Pasensya na ako kayo, sir. Headline nung una kong binabasa sa dyaryo eh. Sir, ako, obituary ka agad. Eh, bakit naman obituary? Para malaman ko kung patay na ako talaga. Okay ka. Sir, si Sergeant to. Sir, ito na yung paborito mong alaga. Nangangayayat, oh. Si Sargento naman, oh. Good evening, oh, sir. Kumusta ka na, Slim? Tulad ng dati. Okay lang. Asya nga pala, sir. Ibinigay ko na sa kanya yung mga sketches ng mga hitmen na yumari kay Atty. Sevilla at Colonel Espiritu. Good. Kilala mo ba sila? Hindi, oh, sir. Parang ngayon ko lang sila nakakita. Kung ganon, yan ang bagong trabaho mo sa akin. Kapag may naamoy ko sa kanila, itawag mo kagad sa akin. Approve! Matatanggihan ko ba kayo? Kwarta yata yan. Hindi ba, sir? Believe talaga ako kay Carosa. Matindi yung utak niya. Ibang klase tong hideout natin, no? Oo nga. Tsaka hindi iisipin ng mga militar na dito tayo nagtatago. Hindi lang yun. Prescott mahangin pa rito. Ang sarap ang magpahinga. May iba nga ako na usapan. Saan ba nagpunta si Romy at si Dolores? Ang sabi sa akin ni Romy, mamamasya lang daw sila. Hindi pa niya kasi nalilibot ang buong Maynila eh. Baka kung namasya sila, di lumabas din tayo. Dahil pagbalik natin sa bundok, baka matagal ang patang ipayagan na bumaba ulit dito sa Maynila. Gusto ko rin lumabas, Ricky. Pero hindi talaga pa pwede. Hindi tayo nagpaalam kay Romy. Eh kung malaman niya, gagalit sa atin yun. Baka disiplinahin pa niya tayo. Saan naman kaya nakarating dalawang yun?
Dapat lang sa kanila, doon sa bundok. Wala sila talaga karapatan dito sa Maynila. Dahan-dahan ka lang sa pagsasalita. Alam mo, lahat ng tao may karapatan namang matira kung saan niya gustong tumira. Sa sariling bayan. Pero ang mga taong ganyan ay hindi dapat bigyan ng parehas na karapatan. Sangayon ako dyan, Sorrento. Halos lahat ng pagkakataon ay binigay na sa kanila ng pamahalaan. Pero tumanggi sila. Kaya yun, walang nangyari. Hindi yata sila talaga interesado sa lahat ng bagay. Sa madugong revolusyon nila kinukuha lahat. Exactly, tama ka. Hindi mo ba napapansin, Tiniente? Dumarami na ang kanilang membro. Pati mga sympathizer. Nakakalat tama ngayon dito sa Metro Manila. At hindi ako magtataka na one of these days, baka tayo lang nasa bundok at ang mga anan dito sa Maynila. Sa panaginip lang mangyayari ang mga iniisip mo. Tena, magtrabaho na tayo. Tiniente, hindi ba siya yung hitman na hinahanap natin? May bakante pa ba? Meron pa ho. 220 for 24 hours. Tingnan isang kwarto. Para sa ilang araw ba ho? Overnight lang. Pakilista ka mong pangalan. Edi susi ho. Doon sa dulo, kalimong kwarto. Salamat ha. Okay. Tiniente, mukhang wala na sila. Sa palagay ko, dito muna tayong papalipas ng gabi. Habang mainit pa sa labas. Oh. Oh.
Alam kong hindi magandang tignan na tayong dalawa lang narito sa kwarto. Pero nasa panganib tayo ngayon. Hindi ko naman nakakalimutan na bawal sa ating kilusan na magkaroon ng relasyon sa magkasamang miyembro. Dolores, huwag kang mag-alala. Ginagana kong batas ng ating kilusan. At higit sa lahat, ginagalang kita. Ako. Masamang panaginip. Oh. Dolores, hindi ko gusto yung pangitain yun. Magbihis ka na. Alis na tayo. Bahala na! Kung inisip mo mga pulis, hanggat maaari iwasan natin sila. Pero kung kinakailangan, lalaban tayo. Sige na. Magbihis ka na. Si Major Francisco ay tuta na imperialistang kapitalista na umaalipin sa ating mga kababayang manggagawa. Siya ang dahilan ng pagbuwag ng unyon sa mga pabrikang pinagtatrabahuan ng mga miyembro ng ating kilusan. Ayon sa mga tao natin sa factory, si Major Francisco ang nag-utos na dukutin ang leader ng kanilang unyon at kanyang pinapatay. Walang kapatawaran ang ginawa niyang kasalanan. Buhay ang kanyang inutang. Dapat lamang na buhay niya ang maging kabayaran. Manmanan niyo siyang mabuti. Ibig kong maging malinis ang inyong trabaho. Kapag hinug na siya sa panahon, ilipit niyo siya. Thank you.
Mauna ka na! Talian mo! Iwanan mo na ako! Baka madamay ka pa! Lumakas ka na! Gusto ko sana siyang akain para iligtas. Pero talagang wala na akong nagawa. Kung iiwan kong buhay si Ricky, tsak na pahirapan siya ng mga pulis. Alam ko, naiintindihan ni Ricky ang ginawa ko. Sana maintindihan niyo rin ako. Ang ginawa mo ay hindi kasalanan. Kinailangan mong gawin yon at hinahangaan kita. Ang pagkamatay ni Ricky ay hindi natin dapat ipanghina ng loob. Ito'y magkisilbing ningas sa ating apoy na ginagatungan upang magbigay liwanag sa mga kababayan nating nasa dilim. Karomi, alam ko kung gaano ka katatag. Una pa rin sa'yo ang bayan, bago ang puso. Carosa, nabanggit niyo sa amin kaninang tukol sa pondo. Kailan ho ba kami lalakad ni Karomi? Ngayong gabi ang usapan namin ni Mrs. Gonzales. Selena, Leo, maiwan kayo dito. Meron tayong importanteng pag-uusapan. Saan ho namin matatagpuan si Mrs. Gonzales? Sir, anong oras na ho sa inyo? Sarge, naikwento ko na ba sa iyo yung tungkol sa isang binata at sa matanda sa loob ng bus? Alam mo, nung nasa loob sila ng bus, nagtanong yung binata sa matanda kung anong oras na. Masabi nung matanda, ayoko nga. Masabi nung binata, oras lang eh, ayaw niyo sabihin sa akin. Masabi nung matanda, kung sasabihin ko sa iyo kung anong oras na, eh, makikipagkwento ka sa akin. Kapag nakipagkwento ano ka sa iyo, malalaman mong mahilig akong maglaro ng chess. Kapag nalaman mong mahilig akong maglaro ng chess, pupunta ka sa bahay ko. Makikilala mo yung dalaga kong anak. Liligawan mo at itatanan mo. Pabirong sinabi ng binata. Eh, anong masama sa akin? Binata naman ako. Wala ngang masama doon, sabi ng matanda. Ang masama doon, ayokong magkaroon ng manugang na walang relo. Tingyente naman. Nagtanong lang ako sa inyo ng oras eh. Kinwentuhan nyo na ako ng pagkahaba-haba. Tingyente! Sandali. May maganda akong ibabalita sa inyo. Sandali lang, Slim. Upo ka muna. Nahihirapan kami sa iyo eh. Upo ka. Salamat, Sarento. O ngayon, sabi mo yung magandang balita. Ayos na, Tiniente. Nakita ko na yung mga taong pinahanap niyo sa akin. Sigurado ka ba sinasabi mo? Pambihira naman, Tiniente. Oh. Matagal na ako nagbibigay sa inyo ng impormasyon. Pumalpak na ba ako? Hanggat hindi ko kayo sumisira sa usapan natin, eh hindi ako titigil ang pagtulong sa inyo. Saan ko sila matatagpuan? Ah!
loob dyan! Selina, bakit? May mga kalaban! Ano? Maaring iwan. Lalaban tayo! Higit kayong mahalaga sa kilusan. Tumakas na kayo! Kami na lang haharap sa kanila! Ngayon na! Magandang gabi. Nandiyan ho si Ms. Gonzales. Oho, sandali lang ho.
Mommy, you have some visitors. Tanggapin mo itong konting halaga para sa kilusan. Salamat to. Nasisiyahan ako at lumalakas ang kilusan sa kanayunan. At pati na rin dito sa Maynila. Hindi na tatagal at makikita na rin natin ang bunga ng ating pakikibaka. Sana nga ho. Eh, maiba pala ako, Miss Gonzales. Bakit matagal na kayong di umuwi sa probinsya natin? Magmula nang pinatay nila ang aking asawa, ayoko na maalala ang lugar na yon. At ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako babalik. Bilang pinuno ng brigada, sa'yo ko'y pinagkakatiwala ang armas na yan. Gamitin mo sa pagtatanggol ng ating karapatan. Iabot mo ang aking kamay kay Carosa. Sabihin mo, kailanman ay hindi ako magsasawa sa pagsusuporta sa ating samahan. Maaasahan nyo, ipaparating ko ang lahat. Sige. Sige. We interrupt our regular program to bring you NTV's early news break. Three suspected members of the Alex Boncayo Brigade, the liquidation squad of the New People's Army, were killed in an encounter with elements of the Western Police District along Dalpan, Intondo, Manila, early this evening. The victims were identified as Rosalina Sales, alias Ka Rosa, Leonardo del Rosario, alias Ka Leo, and Selena Naval, alias Ka Selly. A firefight occurred when the WPD team, led by Lieutenant Dave Cordero, raided the hideout of the Alex Boncayo Brigade at the barge area along Dalpan. The fighting lasted for about 15 minutes, with both sides suffering casualties. And so goes our news break. We'll be back in an hour. Please stay tuned for our regular programs. For NTV, this has been Tina Sanchez. Sino yan? Ka Romeo Mangitoy. Narinig ko sa radyo ang nangyari sa parola. Nagulat nga ako eh. Kaya medyo naparami yung inom ko. Ano ngayon ang plano nyo? Sinisiguro kong may naghudas. Kaya nalaman nilang hideout sa parola. Grupo ni Teniente Cordero. Ang trumabaho sa inyo. Ang gusto ko malaman ka Itoy. Sino nagtip sa kanila? Iisa lang naman ang paborito nilang alagang baboy. Happy, happy, happy birthday sa'yo ang inumin, amin ang pulutan. Happy, happy, happy birthday, naway malasing mo kami. Taas talaga kami ko sa'yo, pare. Gabi-gabi, birthday mo. Ang lagay eh, sinaswerte lang. Siya nga pala mga pare ko. Eh, hindi siya napapasupit ko, no? Alam nyo eh, napangako kay Mrs. na maaga ako uwi ngayong gabi. Basta ikaw, Slim, walang problema. Lagi kami pasi sa amin. Di ba, pare? O sige, inom lang kayo na inom ang gusto nyo, ha? O, eh, Mrs., akin to, ha? O sige, pare. Diyan na kayo. Sige, pare. Okay talaga si Slim. Baka, gabi-gabi, lasing tayo. Mucho!
Huwag po. Mahawag ka po. Karome, ito na iniingi mo sa akin. Saan mo ba gagamitin yan? Sir, pasensya na kayo at mahuli ako. Nasa punerarya na si Slim. Oh, tayo na. Ah, sige. Sarento, gawa na pala yung kotse mo ah. Gawa na? Hindi naman sira ang kotse ko ah. Nakita ko, ginagawa kanina. Sige. Huwag mong sasakpan! Bilisan mo! Oo! Bili! Daddy, Daddy, bili mo akong popcorn. Gusto mo popcorn? Halika. Apo. Itong batang to, spoiled na spoiled. Saan nga akong popcorn? O, ikaw na. Tama na yan. Ito ang bayad, o. Ayan, ha. O, baka tumapon. Dahan-dahan ka. Daddy, gusto ko ng lobo. O, lobo naman daw. Ako nga ang bumili sa'yo ng popcorn, eh. Samahin mo naman ikaw magpabili ng lobo. Sige na nga, ibibili ko na siya. Ah, sige, hintayin ko na lang kayo rito sa kotse. Oo, sige. Saan ang lobo? Magkano ba yan?
asawa ko! Daddy! Maligayang pagdating mga kasama. Kaming lahat ay nakikiramay sa pagkamatay ng ilang miyembro ng iyong brigada. Maraming salamat mga kasama. Siya nga pala, Karomi. Pinasunod kami ni Kamerto dito sa lungsod para makatulong sa inyo. Oh, ginabi yata kayo mga kasama. Inabot pa kasi ng 6 na oras ang biyahe. Naghintayan pa kami sa monumento. Nantala kasi kami sa bandang Laguna. Daming checkpoint. Ganun ba? Eh, sandali lang mga kasama, pag-aanda ko kayo ng pagkain. Siya nga pala, Karomi. Ito yung sulat na pinabibigay ni Kamerto. Oh, tayo na mga kasama. Ituturo namin ni Dolores sa inyong inyong tulugan. Doon tayo sa banda doon, no? Mukhang malalim ang iniisip mo. May problema ba ka, Romy? Si Dolores. Gusto niyang dumala sa mga magulang niya. Problema nga yan. Yan ang kinatatakot ni Kamerto. Ang mahikayat si Dolores na bumalik sa kanila at talikuran ng ating samahan. Kahit anong gawin natin, kung talagang gusto niyang bumitaw sa Kilusan, wala tayong magagawa. Kung sa bagay, wala akong nakikita masama sa gusto niya. Karapatan niya yon. Pinaalalahanan lamang kita, Karomi. Ano't ano man ang mangyari, ikaw ang mananagot kay Kamerto. Mayroong isama kita dito sa Maynila sa dahilan baka tumiwalag ka sa Kilusan kapag natikmang mong buhay dito sa lungsod. Pero pinaglaban pa rin kita dahil alam ko kahit ang mga magulang mo humikayat sa'yo magbalik sa normal na buhay, hindi ka natataligot sinumpa ang simulain.
malaking tiwala ko sa Dolores. Hihintay na lamang kita dito. Sige na. Alam mo lang kung gaano hirap ang dinanas namin ng iyong ama. Sa matagal na panahon, wala ka sa aming piling. Pinaligaya mo kami, anak. Pinaligaya mo kami sa iyong pagpapalik. Roberto! Roberto! Si Dolores nagbalik na! Hindi mo na kami iiwan ng inay mo? Ang ibig mo sabihin, hindi ka natitira dito sa atin. Bumibisita lang siya, Fe. Tatlong taong mahigit na hindi niya tayo nakita. Ngayon, bumibisita lang siya. Fe, dapat na nating tanggapin na hindi na siya si Dolores na ating anak. Siya isang komunista na walang kinikilalang pamilya. Ano pang kailangan mo sa amin, Dolores? Bakit ka pa na parito? Taong lumapastangan sa'yo. Ang mga taong naging dahilan ng iyong pagkapipi. Silang lahat ay nakakulong na. Bakit kailangan mo pa sumama sa mga rebelde? Paano na kaming mga magulang mo? May pagkakataon pa para magbago ka ng pasya. Huwag mo na kaming iiwan. Magsama-sama tayo muli. Lalayo tayo sa lugar na ito.
papunta tayo sa isang lugar na walang nakakilala sa'yo. Maawa ka sa akin, Dolores. Huwag mong sirain ang ating pamilya. Pag-isip-isip ko na dapat na tayong bumalik sa bundok. Marami kaming dapat pag-usapan ni Camerto. Di ba't mahigpit na ipinagbili ni Camerto na dapat ay magpatuloy natin ang ating pakipaglaban dito sa Manila? Karomi, hindi ba't dapat lang natin sundin si Camerto? Bata pa ako. Itinuro na sa akin na wala akong karapatang tanungin o suway ng pinagutos ng ating kilusan. Ito'y dapat ko lamang sundin. Naging tapat ako sa sinumpaan natin simulain. At nalalaman niyo yan. Subalit ang nakaraang araw, naranasan kong hapti. At sakit na ako'y mamatayan ng tao malapit sa aking puso. Para na rin ako namatay ng ama, ng ina, ng isang kapatid. Para na rin ako natanggalan isang bahagi na aking katawan. Sa kanilang kamatayan, pinilit kong hinanap ang lakas para ipagpatuloy ang ating pakikibaka. Subalit na nakita ko yung katotohanan. Kapag pumatay tayo nisa sa kanila, papatay silang dalawa sa atin. Pumatay tayong tatlo, sila naman ay apat. At kapag ito'y nagpatuloy, ang mga hinaing at hinagpis ng ating mga kababayang namatayan ang ating magigisnan. Sinong dapat managot sa mga naulila sa pagkamatay ng kanilang ama't ina?
sa mga biyuda sa pagkamatay ng kanilang asawa, sa mga magulang sa pagkawala ng kanilang mga anak. Mus-mus pa lamang ako. Natuto na ang pumatay ng tao. Masdan niyo ako mabuti ngayon. At mababasa yung pagod na rin ako. Ako'y tao lamang nag-aagad ng katahimikan. At pagkakataon maranasan ang kaginhawaan ng buhay. At pagising sa umagay, ang sumulubong sa sikat ng araw. Ang magtampisaw sa batis ng kalayaan. At sa pagsapit ng dilim. Ang humimlay sa pili ng aking mga mahal sa buhay, sa papag ng kapayapaan. Kung kataksil ang lahat ng inaasam-asam kong ito, sa simula ay ating sinumpaan. Nakaharap ako sa inyo ngayon. Handang tanggapin ang inyong mga paratang. Nakapagpasya na akong bumalik sa bundok. Nasisiguro kong maintindihan ako ni Camerto. Malaya kayo mamili. Kung gusto niyong maiwan dito, o sumama sa akin. Inom lang ng ino, mga kaibigan. Huwag kayong mag-alala. Sagot kong lahat. Loaded tayo ngayon eh. Maiba ako paring Itoy. Bakit hindi mo kumbidahin yung mga bisita mong makipag-inuman sa atin para mas masaya? Huwag na lang, pare. Hindi sila umiinom. Bawal sa kanila yon. Bawal? Bakit mga high blood na yung mga yon? O baka naman bawal sa relihiyo nila ang alak? Pambihira ka naman, pare, oh. Paano naman magiging high blood ang mga bisita ko? Puro bagets pa yon. Ayaw mo lang yata pakilala kami sa bisita mong babae? Oo nga. Ganda pa naman. Baka naman kinakahiya mo kami, pare. Sabihin mo lang. Napakasiloso mo. Bakit ko naman kayo kahihiya? Matagal na tayo magkaibigan, ha? Matagal ko na rin kayo pinainom. Paring Itoy, kung ayaw mong kumbidahin yung mga bisita mo, ako ang kukumbida sa kanila. Sandali lang, tatawagin... Huwag na lang, pare. Mapapasubo lang tayo. Hindi sila katulad natin. Anong hindi sila katulad natin? Bakit? Tagibang planera ba yung mga yan? Mga MPA sila. Alex Bungkayo Brigade. Ako ang contact man nila. Si paring Itoy lasing na. Kung ano-ano na mga pinagsasabi. May pakontak-kontak pa. Baka naman ang ibig mong sabihin. Contact lens. Sige pare, tumawa ka. Baka gusto mong isabit kita sa death list nila. Death list? Eh, hindi naman pala natin dapat pag-usapan eh. Mag-inuman na lang tayo. Hello? Maring Bessie? Oh, sino ito? Si Maring Lydia ito. Oh, Mare. Pasensya ka na kung na-istorbo kita, ha? Bakit ba? Importante lang kasi. Ano ba yun? Andiyan ba yung bayan mong pulis?
Mga pulis kami! Napaliligiran namin kayo! Tumukaw na kayo! Ipag-usap ako sa kanila. Kaibigan! Walang dahilan para dumanak pagdugo rito. Sumuko na kayo! Hindi bala at baril ang makalimutan sa inyong suliraning ipinaglalaban! Pakikipag-unawaan ang higit na mahalaga sa data para sa kaligtasan ng bayan! Kapag sumuko kami, nasisiguro mo bang hindi mapahama ang aking mga kasama? Pananagutan ko ang inyong kaligtasan! Walang masasaktan sa inyo! Nangangako ako! Ibibigay ko sa inyo ang tunay na katarungan!
ka maglala, Dolores. Makakaalis tayo dito. Makakabalik tayo sa bundok. At hindi tayo bakas yung kikamerto. Magtiwala ka sa akin. Kaya mo yan. Kaya mo. Makakaligtas tayo. Makakaligtas tayo. Ilang buhay pa ba ang dapat ialay? Ilang patak pa ng dugo ang dapat dumanak? Ilang mga mata pa ang dapat lumuha sa dambana ng himagsikan bago natin maintindihan ang tunay na kahalagahan ng buhay? Tayo ba ay titigil lamang ng patayan kapag ang nalalabi na lang ay ang mga balo at ang mga naulila? Kailan pa ba natin mauunawaan na ang kalutasan ng ating mga suliranin ay hindi matatagpuan sa bala, baril o sa matugong himagsikan? Ang tunay at ganap na kalutasan ay matatamo lamang sa mapayapang pakikipag-usap at may pag-ibig na pakikipag-ugnayan. Sapagkat sa mata ng Diyos at sa mata ng kahit na sino, higit na mainam ang umibig sa kapwa-tao sa halip na pumatay ng kapwa mo, Pilipino.